Hi everyone! Again, welcome back to my YouTube channel. And today's video, meron tayong isang topic or isang online loan na naman ang introduce ko sa inyo. And I think itong online loan na ito or isang nagpapautang, isang lending na nagpapautang, hindi siya masyadong kilala pa. Kasi parang hindi ko pa siya masyadong nakikita sa social media, like sa Facebook. Pero nakita ko siya, nakita ko sa isang comment ng isang borrower, at ang sabi niya ay maganda daw yung nagiging experience niya or yung nagiging feedback niya sa online loan na ito. By the way, trinay ko siya na i-search sa Google Play Store and hindi ko siya makita. Ang gagawin na lang natin ay i-search sa Google. And bali, ang pag-usapan natin ngayon na isang online loan app na nagpapautang ay itong si Vamo.ph. Pag-usapan natin kung ano nga ba yung steps kung paano mag-apply sa kanila. And of course, i-discuss ko din sa inyo kung ano yung mga ibang katanungan or kung ano yung mga frequently asked questions ng mga borrower. If in case na hindi masagot lahat yung mga katanungan nyo, check nyo siya sa Google at pwede nyong basahin din yung mga ibang patungkol nga dito sa Vamo.ph na nagpapautang or nagpapaloan sa mga borrower. Paano nga ba mag-apply sa Vamo.ph? Bali, napakasimple lang. Ang gagawin nyo lang ay mag-register. Anyway, ilalagay ko din sa description below kung ano yung link na pwede nyo siyang i-click at i-redirect kayo sa Vamo.ph at doon kayo mismo mag-apply. Unang gagawin natin ay syempre mag-register. Just fill out the application and confirm submission by OTP. So meron tayong matatanggap na one-time password na may sisend doon sa ating contact number. At syempre, after that, await the confirmation. You may receive a call from our customer service representative. So pag nakapag-fill out na kayo ng application at nakapag-submit na kayo, makakatanggap kayo ng tawag galing sa customer service representative ni Vamo.ph. O magkakandak sila ng simple interview or basic interview. And after that, kapag pumasa ka doon sa interview nila or nakita nila na pumasa ka sa qualifications nila, ang susunod doon ay withdraw the approved credit or yung fund ay maitatransfer sa bank account or yung e-wallet nyo. Didiscuss ko mamaya kung ano nga ba yung mga bank account, kung ano nga ba yung mga e-wallets na tanggap yung loan proceeds pag naprubahan kayo. And after that, flexible repayment options. Choose to repay loan entirely, anytime, or pay back by minimum monthly payments. Siyempre, kapag nakuha na natin yung loan, pwede nyong bayaran yung loan nyo anytime. Pwede nyo siyang bayaran by minimum monthly payments. Sino nga ba yung pwedeng mangutang kay Vamo.ph? Kahit sino, basta isang Filipino citizens na ang edad ay 20 to 65. At syempre, nakatira dito sa Pilipinas at nagtatrabaho dito sa Pilipinas at meron siyang isang valid government ID. Usually, sa valid government ID, tumatanggap naman sila ng SSS ID, yung mga UMID IDs, voters ID, and yung mga PRC license. Tumatanggap din sila yung sa driver's license. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, yung ID information, nire-require nila yung number of either GSIS or SSS identification. Siyempre yung full name nyo at yung date of birth. Kailangan din yung communication information, yung phone and email. Kapag mag-register kayo doon sa Vamo.ph, kailangan nila yung number ng either GSIS or SSS, yung full name and yung date of birth. After that, kailangan din ho nila yung communication information like yung phone number and email address at yung address information. For the address information, kailangan ho dito yung current and permanent address. Kailangan yung mailagay. Yung employment information, kung ano yung klaseng trabaho ang meron ka at kung saan ka nagtatrabaho. At syempre, yung contact references. Yung phone number ng isang family member, yung colleagues nyo, or yung HR department, or yung supervisor phone number. Yung ano din, yung payout information, kagaya nga nung sinasabi ko kanina, it's either ilagay nyo yung bank account or one of e-wallets. Pwedeng si GCash, si GrabPay, or PayMaya. And after that,
i-upload na natin yung photo of your physical ID documents. So, can be either SSS, GSIS, TIN, or passport. Ayun, pwede pala yung sa TIN and passport. Siguro, meron sa inyo yung mga nagtatanong na paano kung na-start ko na yung application ko, pero gusto kong ituloy na lang mamaya kasi naging busy ka. As far as you have received email from us that your account has been created, you can finish your loan application within 1 week by entering your client account. Halimbawa, nag-try ka ngayon, then gusto mong ituloy na lang yung application mo sa susunod na araw or sa mga ibang araw para mapag-isipan mo pa kung gusto mo ba talaga na mag-loan sa kanila. Pwede naman ho yun as long as meron tayong na-receive na email from Vamo.ph na nakapag-create ka na ng account mo. And anytime, pwede mo siyang i-continue or ituloy yung application mo. May mga katanungan siguro na what should be my employment status? You should be employed either by the government or a private company. You can be a self-employed or own a private business. Kailangan daw yung employment status natin, either nagtatrabaho tayo sa gobyerno, pwede rin sa private company, or meron tayong sariling business. At magkano ba yung pwede niyong mahiram? If in case nga na nakapag-decide kayo at gusto niyo ng mangutang sa Vamo.ph, ang pwede nating mahiram ay 1,000 to 30,000. However, the final limit will always be reflected in your account. Pwedeng mahiram, minimum ay 1,000 at ang maximum naman ay 30,000 at nagre-reflect din naman yon sa account niyo. Makikita niyo siya. Saan ba pwedeng ma-receive yung loan? The loan will be disbursed directly to your nominated bank or e-wallet account which you registered with us. Kung ano yung nilagay mo during the application nung nag-register ka sa kanila, doon din papasok yung loan proceeds. Gaano ba katagal matatanggap yung loan kapag na-approve ka na? If your loan was approved before 12:30 PM, you will receive the loan the same day. But if your loan was approved after 12:30 PM, you will receive the loan the next working day. Non-working days are Saturdays, Sundays, and the Philippine National Holidays. Clearing period will depend on your chosen bank or e-wallet provider. Paano naman kapag hindi nyo natanggap yung loan nyo sa bank account or doon sa e-wallets na nilagay nyo nung nag-register kayo or noong nag-apply kayo? If you have not received your loan by the next working days, please contact our customer service, support@vamo.ph. Ito siya. I-contact nyo itong customer service at for sure naman makakatanggap kayo ng reply galing sa kanila. Paano naman kapag nakita mo na nag-failed yung payout? Okay, so please await a call from our customer service team. It might be that your payment details were incorrect. So, kapag nakita nyo na nag-failed yung payout niya, antayin nyo lang yung tawag galing sa customer service ni Vamo.ph. At may mga nagtatanong siguro sa inyo, paano kung yung due date nyo ay nag-fall siya sa holiday? We encourage you to make the payment in the morning of the last working day before your due date so the payment would arrive timely. If you are unable to do that, please contact our service support@vamo.ph. Can I change my due date? Unfortunately, we do not offer such option. Can I make the payment earlier? Yes, you can make the payment earlier anytime afterwards. Please check your loan information in client account. Anytime naman, pwede kayong magbayad sa loan nyo kay Vamo.ph. I encountered a problem during payment process. Kung sakaling naka-encounter kayo ng problema during the payment process, please contact DragonPay Customer Service, support@dragonpay.ph, or look for other details in the email you received from DragonPay. If nagkaroon ng problema sa pagbabayad nyo, pwede nyo rin i-contact yung customer service ni DragonPay. Paano naman kapag you have received an email with payment instruction from DragonPay? Please contact DragonPay customer service. Ito pa rin si support@dragonpay.ph. Kung may nagtatanong sa inyo, when should I pay? Your first loan has a fixed term of 10 days. You can then decide either to entirely repay the loan or pay minimum monthly payment. If you choose to pay only the minimum amount, your billing cycle is 30 days after your first due date. If choosing to pay minimum monthly payment, the following due dates will always be on the same date
of the month. Halimbawa, yung first due date mo ay September 15, your following due dates will be on October 15 and November 15. How to validate my payment with DragonPay? Please follow the instruction that were sent to your email from DragonPay. So, as si DragonPay pala, nagsesend sila ng instruction. Can I use my reference number twice? You can use it only once. Please contact DragonPay customer service if you have encountered problem with reference number. Kapag maka-encounter tayo ng problema doon sa reference number, i-contact nyo pa rin itong customer service ni DragonPay, support@dragonpay.ph. How soon is the payment processed? If the payment process is successful, the payment will be processed within 1 hour. Please note that over-the-counter banking may have longer processing time. Paano ba natin malaman na naging successful yung payment natin? If your payment will be successful, makakatanggap ko kayo ng email and SMS from vamo.ph. Also, you will see your loan information updated in your account. What if I am late with my payment? You will be charged with additional interest and fee if you will pay later than your due date. As much as possible, iwasan ho natin na magkaroon or iwasan natin na ma-delay doon sa pagbabayad natin sa utang natin kay Vamo.ph, kasi once na nag-post due yung account mo, meron silang additional interest and fee na dinadagdag doon sa babayaran natin. How much should I pay? You will always receive an invoice 3 to 10 times before your date with all the payment information. Alternatively, you can check payment information in your client account. And of course, how should I make the payment? Please log into your account. Choose the payment type and method. Complete the payment in your online banking or e-wallet or follow the instruction that you receive to your registered email. And of course, what payment method are supported? Ito yung sinasabi ko kanina. We currently support online and over-the-counter banking from such banks as Asia United Bank, BDO, BPI, BPI Family Savings, China Bank, meron din silang East West, Land Bank, Metro Bank, PNB, RCBC, RCBC My Wallet, RCBC Savings, Robinson Bank, Security Bank, UCPB, Union Bank, Union Bank, Aeon, Asia United Bank, and of course yung sa e-wallets like GCash, GrabPay, and PayMaya. Who can apply for another loan? All Vamo registered customers can apply for another loan if their current loan has been paid. Pwede tayong makapag-apply ulit ng loan kapag yung first loan natin ay nabayaran na. What is the term I can apply for? Yung first loan term is 10 days and you can either pay the entire loan amount or if choosing minimum monthly payment after you will be invoiced every 30 days. If you have an outstanding balance, the term can range from few months to few years depending on your loan. What are the loan costs? Meron silang interest rate na 1.3% and a processing fee of 100. And how soon my loan application will be reviewed? Please try to review your loan application on the same working days and as soon as possible. Please be ready to await a call from our operator for verification and make sure that your references can take out call as well. Please note that we operate only during working days. How to sign the contract? Enter your account. Once again, confirm your loan amount. Review, study, and understand the contract. And press submit. Anyway, thank you for watching. At sana may natutunan na naman kayo sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Kindly like this. Sana may share nyo sa mga kakilala nyo. Thank you and have a nice day. Bye.